So hello, what's up YouTube po? This video pag-uusapan naman natin. Itong laging ang tinatanong dyan sa atin sa comment section sa my YouTube. So tinatanong nga sila sa atin kung bakit nga daw hindi sila nakaka-receive ng OTP code kapag nagre-register nga sila dyan sa my DTSIM. At ngayon nga sa video to, isasagutin nga natin yan. At gagawan nga natin ng actual test kung totoo nga ba talagang hindi nakaka-receive ng OTP codes o may mali lang silang ginagawa. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakapalo sa ating Facebook page at YouTube channel, pindutin nyo na po yung subscribe at follow button para lagi po kayong updated sa ating mga latest video. At simulan na natin. So yun nga, no, madami nga nagtatanong sa atin dyan sa comment section dahil hindi raw sila nakaka-receive ng OTP codes dahil nga luma daw yung SIM nila. At ngayon sa araw na to, gagawin nga natin yan ng actual test kung totoo nga bang hindi nakaka-receive ng OTP codes. Ngayon, sasagutin po natin yung unang tanong. So, ilan nga ba yung limit dyan sa pagpapadala ng OTP codes? So, ang sagot po dyan eh, tatlo. So, meron po kayong tatlong beses na padadalang kayo ng OTP codes. At sa pang-apat na beses eh, hindi na po yan magpapadala. At magsasabi nga sa iyo si DTSIM na yung pagpapadala sa iyo ng OTP codes eh, napunta na po sa limit. At pwede mong subukan ulit kinabukasan. Ngayon ang sagot naman dyan sa mga nahihirapan na makareceive ng OTP codes, ang technique po dyan ay kailangan po talaga ay dalawa yung cellphone yung nagamit. Ngayon kung isa lang po kasi yung gamit yung cellphone at doon din nakasetback yung DTSIM nyo habang nagre-register kayo, eh mahihirapan nga po kayo makareceive ng OTP codes at based nga din yan sa experience ko sa pagre-register. Kaya nga pinaka-the best na payo dyan eh dalawang cellphone po yung gamitin nyo para hindi nga po kayo mahirapan. So ngayon dito nga sa video na ito, may kita nyo nga itong DTSIM ko na luma. At yan nga, ilalagay natin yan dito sa Oppo A5S natin para dyan nga natin marireceive yung OTP codes. Ngayon dito naman sa isang cellphone ay may kita nyo nga dyan yung Vivo Y11 at dyan nga tayo magre-register ulit. At mag-login nga muna tayo dyan sa may Dito app. Ngayon kapag nandiyan ka na sa may Dito app ay may kita mga dyan yung register your SIM here. So i-click lang po natin yan. At pagpasok mga dyan, eh, may kita mo nga yung mga fields kung saan kailangan mga punan niya ng mga personal information mo. So, sagutan nyo lang po yan lahat. At dyan sa may pinakadulo, eh, may nakalagay nga dyan na get OTP. So, kung mapapansin nyo nga dyan, eh, hindi po yan naka-highlight o hindi nyo po yan mapipindot. Ngayon, ano naman yung technique para mapindot mo yan, yung get OTP na yan. So, lagyan nyo po muna ng 6 na number. So dito nga sa video natin, ang example ko nga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. At makikita nyo nga po na nag-highlight na nga yung get OTP. At ang gagawin nga natin dyan, pindutin nyo na po. At makikita nyo nga po dito sa Oppo A5S natin na nakareceive na nga siya ng OTP code. Ngayon yung 6 na number na nilagay mo nga kanina, buburahin mo po yon. So buburahin po natin yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 na yan. Tapos ang ilalagay po natin dyan eh yung OTP code na ipinadala sa atin. At kung nasagot na nyo na nga lahat ng hinihingi sa inyo ni DTSIM tungkol sa personal information nyo, pangalan, address, at mga photo at ID, i-click nyo lang po yung maliit na box na yan at i-click nyo na po yung submit. At yan nga po yung sagot natin dyan sa mga nahihirapan nga makareceive ng OTP code. So, dalawang cellphone po talaga ang kailangan nyo dyan para makareceive kayo ng OTP. At sana nga po matutunan kayo sa video na to. At maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits nga tayo sa susunod na episode.